Good morning, good day, andito tayo ngayon sa SF Game Farm, ang game farm ni Mr. Bebot Bravo Uy. And kasama natin ngayon si Sir Bobong, ang kanyang farm manager. Sir, good morning. Good morning. Sir, mag-ask ako sir, ilang hectares ba itong game farm niyo? 6 hectares. 6 hectares. Kasali na po lahat naman. Kasali na po lahat. Ginanas, nagbabahag. Ah, so marami. Diba, yung mga range area niyo po, nasa kabilang area. Sir, in 1 year, sir, ilan po ang napoproduce niyo? Siguro, obvious po, isang piso mga staff, kali na yung mga babae, mga 6,000 plus o 7,000. Sir, ilang taon na po itong SF Game Farm dito? Siguro, nag-start po ito, siguro, nag-start 2001 yata, siguro naalas yung mga 12 years yata dito. Before dito sir, saan yung farm niyo sir? Dati sa barangay Langob Maa. Malapit lang sana sa amin. So ilang taon na po kayo nag-work dito sa SS Game Farm? Oh, mga ano na, 18 years na. 18 years, wow. Sir, kumusta naman po ang feelings bilang farm manager ng okay lang. Very overwhelming, sir. sir, ano po ang ma-recommend yung nalunyada dito, sir? Depende lang po sa buyer. Kung gusto nila nga, maunaglinyada nila, gusto nila paliton, so okay lang, magkaan kami. Ano mga available yung nalunyada, sir? Sa ano po, mga bully, dandre, sweater, at saka yung mga white, milsim hats, milsim gray, yun lang. Sir, pwede natin tingnan yun, sir, yung mga sabi mo, sir. Ay, ito, bulik. Bulik, process lang, pwede lang. Pag-pure, na-process lang. Na-process lang. Ang bulik mo, sir, for process lang, mga stand. Oh, ang battle cross. Pang material na mo, na-process. Na-process mo na ang bulik. So, ayun, medicine gray. Talisay? Gray. Wow, gabi. Oh, wapo na, oh. Ito, sir, po, process. Ito, sir, stand. Pure. Material. May puwesel kayo sa'yo ngayon. Wow! Hindi po nasa'yo pala sa'yo. Hindi na yung ginagawa mo. Pwede pa tayo magtingin ng iba sir. Ano po ito sir? Ano po ito? Claret. Claret. Pure ito sir. Good stuff. Ano yan? Pure yan. Material namin. Personal material namin. Personal na puwesel. Ito po yung dandre. Gusto nga bibihin niyo. Ito yan. Personal namin. Personal use. Pero may available sir. Meron mga available na dandre. Dandre. Ito po yung personal namin na material. Binyada nga. Dandre rounded. Kala mga street kong yellow leg sir. Yung street kong yellow leg. Bago yan. Yung mga ano. Tawag na ano. White hackle. White hackle. Pag hindi pa tested, may available na rin yan sir. Not for sale.
Wala nang problema, dami man kami na available na pang-ibigan. Oh, yeah. Sa mga tayo. Lahat dito, material lahat. Ah, dito sa building material? Building material. Kaya Sir Claret? Yan, bago yan. Tawag na Gulf Water ba niyata yun? Oh, Gulf Water. Gulf Water. Bago pa lang. Ito, Gilmore Hats. Personal use niyo pa rin. Pero may ano po, may for sale. Na-person pa, bago pa lang. Hindi pa distinct. Hindi pa distinct. Galing no, kapag hindi pa lang ito, hindi na ulabay. Ito po yung white kilso. Maganda, maganda pala yung percentage to. Dito sa white kilso? White kilso, maganda. May available kayo na pang sale? Meron. Broodstag at saka ano? Pati stag. Maganda na available. Ang pangalan sa mga anak ko, kilso. Meron white kilso. Meeting area namin, sa Basilitay. Ito lahat, puro breeding material, puro broodstock. Tapos pupunta tayo sa kanilang breeding, material sa kanilang breeding area. Oh, mga budak. Mel Sims Green nila. Ganda. Cardinal Club, Kelso. Bago na mong tawag na single meeting. Kasi okay. Isa lang po yung, dito na po ilagay po yung broodcock. Tapos, isa pong bullet na babae. Buhay. Isang broodcock, sir. Isang bullet, sir. Tapos ang egg kulit na lang. Ah, yung egg, ito na lang kulit sa battery type. Ah, so i-transfer sila, sir? Oh, kunin ko yung babae. Pagkatapos na masasaki, mag-anilaki, makasasalaki. Ano ko, ilagay ko din sa battery. Doon ko makulit sa battery ng egg. So, transfer pa rin sila sa battery. Bantayan lang sila, sir, na makakasta na. Apo nga, uy. Design. Ang ganda ng meeting. Saan size sana ni, sir? Oo, nga. Kung biker nga. Ang advantage yan, sir, dili na nimo isa-isahon sila o gano'n. Dili na nga. Ito lang matulog sa mga mga mahala. Sila na mahala makasta. Di ba guided lang makasta? Mga bagong design. Yung mga bagong design, sino innovation ng sabong? Innovation. Ganda. Ito, battery type. Ang battery type, sir, wala na mo atong isa-isa. Ah, yapon man. Pero ano, Oh, design. Nakalag lang, sabi naman. Battery type. Battery type, yung battery type. Yes. Isang season. Personal broadcast. Wow. Winning line.
Cardinal Club. Cardinal Club. Cardinal Club, Quezon. Cardinal Club? Gusto. Pag pure, sir, not for sale. Pag pure, not for sale. Mula. Oh, so, ayun. Okay lang po, process. Process. Oh, ganda. Huwag lawas ubi dito, taas, oh. Personal good truck. SF Dome. Not for sale. Not for sale. For your eyes only. 200 ka bulls tag, not for sale. Ito po yung mga bagong breeding area. Tawag na meeting. Lucky meeting. Ito po yung ano, ito pong tawag na trap nest. Dito po maglagay ng babae, yung pulis ng itlog na babae. So dito ko nakunin yung itlog. Tapos matingan ko. Matrap sila, sir. Matrap sila. Pag ano sila, matrap sila dito na kalabas. Pati ang pulit mismo, sir, para maano kung anong... Ilahin. Kung anong breed. Wala. So ito yung trap nest, oh, bili ka lang ng container. Tapos gitalian, pa-focus daw po please. O gitalian ng alambre. Para pagpasok niya, go. Pero hindi na makalabas, may matrap na siya. Very innovative. Tapos sa likod niya, tingnan niya sa likod. Screen para hindi masuffocate ang pulit. Puro kayo sa lapit. Sila ng roost, ang tawag anak, matugalan. Oh, tawag na, ano, flying pin. Flying pin. Flying pin. Sabi sa'yo, matugalan. Such a long video, no, pero ang gaganda ng mga manok nila. Yung pinuntahan natin ngayon or yung inikot natin ay area lang nila for breeding, mga brood stag lang. And I'm so sorry kasi yung cord area nila, papunta kami sa kabilang farm, sabi ko pagbalik na namin daanan. Pagbalik namin, nakalimutan naming daanan. So, hindi namin na-videohan yung cord area nila. Malaki din siya na area sa kabilang side. Alam ko din na marami sa inyo ang naghihintay sa interview natin kay Sir Bravo. Pero, on the first day na pumunta kami dito, nag-usap kami, sabi ni Sir, nahihiya daw talaga siya sa interview. And I respected that. Hindi ko talaga siya pinilit. Sabi ni Sir Bravo na si Sir Bobong daw ang farm manager ang mag-ikot sa amin dito and ang i-interview. Sobrang happy na ako doon dahil binigyan tayo ng chance na matour ang SF Game Farm pati ma-interview ang 18 years na farm manager ni Sir Bebot na si Sir Bobong. Medyo maedad na po si Sir. Paano pagpaikutin ko siya dito sa farm tapos madulas pa siya, di ba? So, hindi talaga ako nag-insist kasi yung health niya and yung safety niya ang pinaka-importante. Speaking of health, safety and privacy ni Sir, kaya siguro wala tayong nakikita sa social media na location ng farm pati contact person or contact number dito sa farm nila. Dahil ang taas ng respect ng mga client and family and friends ni Sir sa kanya, mas importante kasi yung peace niya, yung privacy niya at saka yung safety niya kaysa maraming tao na pupunta dito. Kaya after ilang days of contemplating, I decided na hindi ko i-disclose dito sa video ang location ng kanilang farm and ang contact number ng kanilang farm manager. Ayoko po na dahil sa akin ay maraming tao dito na pupunta tapos ma-disturb ang peace ni Sir, ma-disturb ang kaniyang happy and simple life dito sa kaniyang farm. Kasi po, he is cooking for everyone. Pag pupunta siya dito, he is cooking for food. Sabay silang mag-lunch. Ganyan po ka-enjoy. Tapos pag marami pong tao na pupunta, lalo na po, halimbawa po, yung mga ibang tao ay walang respect, di ba, na pupunta dito. Ayoko po na maging rason na magkaganon. Pero doon sa mga interested talaga na mag-purchase sa kanilang mga trio or mga breeding materials, message nyo lang po ako para i-forward ko sa inyo ang contact number ng farm manager. Pero promise po na be courteous,
be respectful po talaga. Magpa-appointment po talaga kayo pag pupunta kayo dito. And babalik din pala kami sa farm nila after 2 to 3 weeks kasi po mag-harvest na sila and marami silang available na trio. So, sa mga hindi makapunta po, yung sa malalayo, i-message nyo lang po kami kung sino yung gustong magpasabay. May one and only interview pala si Sir, yung kay Mr. Joey C. Hanapin nyo na lang po sa YouTube. And hanggang dito na lang po ang aking video. Laging tandaan na kapag may itinanim, maihanihin and matuto tayong mag-breeding para pag may maraming itlog, maraming manok, mas maraming pagkakakitaan. Thank you so much for watching and God bless everyone. Bye!